Sa kakatapos lamang na pagdalo ni Vice President Sara sa ika-126th Independence Day sa Davao City at nang biglaan itong in-interview ng iba't ibang media, nagbigay ito ng komento patungkol sa umuugong na maaaring masuspinde ang kanyang kapatid na si Mayor Baste ng Davao. Pero sa katanungan na kung ano nga ba ang kanyang masasabi sa bagong Pilipinas Hem na siyang pinapatupad ni BBM, ay dito tila nilaglag si BBM ni Vice President Sara at ang kanyang sabi, no comment. Pero sa isang banda ay tila may patama naman ito na kapag inaapi ka daw, ay siguraduhin mo lang daw na pwede kang mag-two-piece. Parang kilala na namin kung sino ang tila pinapatamaan ni VP. She is very calm. She is unpredictable. We know she hear and see everything BBM did. She's just waiting for the right time. Di ko ma-imagine ang hirap ng pagtitimbang na ginagawa ni Sara dahil sa kanyang posisyon sa gobyerno. Gayunpaman, ipagdasal din natin siya at ang kanyang pamilya na malampasan at mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Pero bakit nagkaganito na ang ating bayan, VP Inday Sara? Wala na sa katinoan si Kuting. Sinisira na niya ang bayan natin. What can we do to save our nation from this tragic and barbarous order of this budol sitting president? Hindi na siya naawa sa taong bayan. Tao pa ba siya? O isang monster na pumap ng tao? We pray for your strength and wisdom, VP Inday. God bless and protect us all. The Filipino people is peace-loving nation. However, this was abused by some individuals who want to perpetuate in power. They create a situation that would justify the imposition of martial law as their ultimate remedy to achieve their evil plan. Kakaibang VP ito. Laging inuuna ang nararamdaman at kaligtasan ng mga tao. Marunong mag-isip, mas makatao. Paano pa kaya kung ibang VP ang nahalal? E diligwak na ang Pinas. Sa presidente pa lang, wala nang maaasahan ng taong bayan. Puro band-aid lang ang alam. Na, yun na, pagka na gidaog-daog mo, paniguraduho na lang ninyo na pwede mo mag-two-piece. Reaction sa memorandum circular ni PDBM to see bagong Pilipinas the new pledge for the It was a general panawagan na sa tanan law enforcement agencies to mag-implement arrest warrants, search warrants. Let us make sure that we respect the innocent civilians, the ordinary citizens, especially ang mga bata. Because kanang trauma sa inyong anak, kanubot sa pag-implement lang sa simpleng warrant of arrest. Wala takibaloon sa epektuan. Commodore Alfonsine Tumanda, ladies and gentlemen, mga kababayan, mga kaigsuunan kong Dabawenyo, Assalamualaikum, madayaw, ugmayong adlaw, kaninyong tanan, magandang araw sa inyo lahat. The City Government of Davao warmly greets everyone gathered here for the celebration of the 126th anniversary of the Declaration of Philippine Independence, anchored on the theme, Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan. Today, we are gathered to commemorate 126 years of sovereignty, as well as to honor this great legacy left to us by our forefathers who displayed true courage, bravery. On Independence Day, we do not only celebrate our liberation, but also place emphasis
on the importance of remembering the adversities we overcome and the ideals we fight for. The freedom we experience in the present is a result of the unyielding resolve of our ancestors to reclaim our right to govern ourselves as a sovereign nation, pursue the aspirations of our people, and manage our own economic resources. While we pay tribute to their countless sacrifices and reflect on the past, we must also look forward toward the future as our independence is not just a historical milestone, but an unceasing journey. It is our duty and moral responsibility to maintain this freedom by learning from our past mistakes and tackling the current issues that obstruct our growth as a nation. Lastly, we encourage everyone, especially the youth, to uphold the values of patriotism and democracy, as you hold the key to the future. As you go out into the world, make wise decisions that not only benefit you, but also contribute to the greater good. Always be reminded that the consequences of your actions and choices can shape the future of our country. May you be the driving force for positive change in the country that truly is the spirit of independence. Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. Shukran. Ano ang masasabi ninyo mga kasweet sa tila no comment daw ni VP Sara sa bagong Pilipinas hymn na gustong ipatupad ni BBM? Ano ba sa palagay ninyo ang sinabi ni VP Sara na no comment? Ito ba ay tila pagtutol kay BBM? Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like.